currently a CPA pero gusto ko sana mag-transition to online services like bookkeeping. Baka may advice kayo saan dapat magsimula. Pwede mo agad simulan. Siyempre, nabanggit mo na like bookkeeping and isa kang accountant. Siyempre, online bookkeeping na. Very in demand siya sa freelancing. And ayun, ang platform na nire-recommend ko, syempre kung ano rin yung nagamit ko before, Upwork. Sa Upwork nga lang, merong kang investment na kailangan, tawag nila doon Connects. Binibili yung Connects, may free yon pero hindi yon sapat. Lalo na pag mag-start ka pa lang dahil ang kailangan dito, discipline sa paghanap ng project. Paghanap ng client at pag-submit ng proposal, at least one proposal per day. So, sa Upwork. Pangalawang platform na pwede mong gamitin is onlinejobs.ph. Doon, walang babayaran. Libre yon. So, dalawang option mo. Pero sa'yo, I assume employed ka ngayon, pwede mong pagsabayin, di ba? Meron ka namang pang-invest sa Upwork na kailangan mong mag bumili ng Connects. Tapos pwede ka rin mag-submit sa onlinejobs.ph. Onlinejobs.ph sa mga ano doon, job posting, pwede ka mag-apply doon. And then, ang nire-recommend ko, natutukan mo is yung dalawang bookkeeping software lang. Zero accounting software. Magpa-certify ka doon, libre lang yun. Self-paced, papanoorin mo yung mga training, then magiging certified, zero advisor ka na, di ba? Yun yung one of the top two bookkeeping software. Ano naman yung pangalawa? QuickBooks Online. Ayun, may certification din yun, libre din yun, pero yung certification niya may exam. Libre din naman. So, yung dalawang yun, ang top two bookkeeping software. Yun lang itutukan mo dahil doon din naman nakafocus yung mga clients. At ayun, yung mga other bookkeepers na mapapanood to, bakit yun dalawa lang yung nire-recommend ko. Maganda pag yun yung portfolio nyo guys, mga ano nyo makikita sa profile nyo. Zero, saka QuickBooks Online Bookkeeping. Pag puro ganun yung projects nyo, mabibuild nyo yung expertise nyo sa dalawang software na yun. Ganun siya. So, yun. Simulan mo na yun. Search mo yung dalawang bookkeeping software na yun. Libre yun. Magpa-certify ka na agad. Tapusin mo yung dalawa. And then, pinaka-importante, gagawa ka ng profile mo sa Upwork, saka sa onlinejobs.ph. Tapos yun. And then, mag-alat ka lang at least 1 hour per day sa freelancing business mo. Ayan. I-program mo na siya as a business. Dahil freelancing is a business, so mag-invest ka ng 1 hour per day. Daily yon, dahil may work ka, diba? At least 1 hour. Simulan mo na. Tapos, ayun. Let me know pag meron ka ng unang client. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.